Mananakot tayo. Ayan, drama. Alright, mga kapatid, hello sa inyong lahat. Hello po kay Tita Lily Ragasa. Magandang tanghali. Ayan, hapon sa inyo po lahat, mga kapatid, no? Magandang tanghali po. Ayan, maganda pa. Abang inaantay natin yung mga kababayan natin, I have a latest update. Dito sa ano, ah, dito sa kay Fair Lady. Ang sarap manganchow, Diyos ko po. Meron tayong inaantay na latest update. Ito na nga, mga anchika, mga lola. Ito na, papacho, shoutout po sa inyo. Nag-livestream muna ako. Kasi rest day ako ngayon. Nakita nyo naman, Monday to Friday talaga naipagbakbakan tayo. So, ni-rest day ko muna tong araw na to. Sana, pero may nalaman akong balita. Oh my God. Hello po sa inyo. Kay Tita Judy Basco. Hello, Tita Judy. Please don't forget to like this live streaming, mga kapatid. Habang inaantay natin yung iba pa, maganda tong update ko ngayon. Diyos ko, latest to, ha? Latest to. Kaya kwento ko sa inyo. Tawa ako ng tawa nung ano eh. Tawa ako ng tawa kinukonfirm ko eh. Oh my gulay, sabi ko, my God, talaga ginawa niya yun. Oh my God. Sana si ano rin, sana yung mga tropa niya rin, hindi lang siya. Di ba? May latest update din ako dito kay ano, kay Bahong Lipunan. No, may latest update din ako dito, hindi rin siya lusot sa akin dito. Diyos ko po. Tapos, ano, pero mamayang gabi, magla-livestream po ako 10 ng gabi, ha? Mga kababayan ko, update ko kayo, ha? 10 PM po ako mamayang gabi, no? Kasi may lakad po ako ng, ano, may family day pa po kami. Abang inaantay natin sila, like nyo muna yung livestream natin, ha? Latest to. Ito, latest to, ha? Latest to. Latest to, may chika boom 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 si Pearl Lady. Sarap mo. Parang ano no, sabi ko nga sa inyo, karma is digital. 'Di ba? Ang bilis ng balik, 'di ba? Gumawa ka ng pagkakamali, ang bilis ng balik. 'Yun mga kababayan ko. Hello po sa inyo, magandang hapon po sa inyo, Tita Lily Ragasa, Tita Judy, Kuya June Castro, maraming salamat po. Thank you very much for watching. And Rosemary Castillo, hello po sa inyo. Ma'am Emiliano Barsenia Jr., Emilio Emiliano. And good afternoon, Koy. Sir Koy, shoutout po from taga Alcovar, KSA. Thank you po sir, maraming salamat. Ayan, shoutout din pala kay Ma'am Delia. Ayun na yung super chat ni Ma'am Delia. Hindi ko nabasa, ma'am. Sorry, I'm sorry for that. Manipasensya na po kayo, Ma'am Delia. Naku, ha. Yung isa rin sa mga supporters natin from USA, si Ma'am Delia. Maraming salamat po sa super chat na yun, ma'am. Nakita ko po sa comment section. Ayan. Thank you very much. Good PM. Adelina Macarana, sila po sa inyo. And maraming salamat sa mga tropa natin na nandito. Syempre, mga kababayan ko, bago ko tuluyang i-chika yung chika boom 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 natin ngayon. Bago ko i-chika at ilaglag yung chika boom 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 natin, mga kapatid, like nyo muna yung live stream natin. Hello Nanay Carmen, Nanay Carmen. Hello po sa inyo. Tita Liberty Arcega from Laguna, maraming salamat po. Hello po dyan sa mga taga Laguna natin. Tita Lily Ragasa from Hawaii, Tita Judy Basco and Nanay Carmen from Germany and USA. Thank you very much. Maganda tong chika boom 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 natin. Ako po, nagtanong talaga ako eh. No? Grabe, nakaka-touch pero nakakaawa. Ayan, nakaka-touch na nakakaawa siya. So, kung natatawa ngayon tong si ano, ay kung natatawa ngayon tong si Hitad, eh, problema niya ngayon yan. Mga kababayan, uy, nasum naman ng todo. Ayan, problema niya to ngayon. Diba, mga kababayan ko? Problemang matindi to kasi binum bum 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 niya si Abel tapos hindi mo kayang labanan.
Hello po sa inyo, Rocky Baby. Rock Baby, sabihin na, Lods. Good afternoon, BNK. Hello po sa inyo. Siyempre, like nyo muna yung live stream natin. Palike muna ako. Ibig sabihin nito, 56 ang spotter. Kailangan ko malaman kung solid tayo dito kasi walang lalabas sa atin, mga kababayan ko. Walang lusot, walang ligtas yung mga ng chika. O ngayon, takot-takot sila, di ba? O, bakit na nahimik itong mga to? Bakit na nahimik ganyan? Marami tayong pag-uusapan. Sabi ko na eh, pag ako talaga nagpahinga, may mga mangyayari, mangyayaring hindi mo maaasahan. So, I did not expect this, but, mga kababayan ko, syempre, maraming mga Pilipino ang matutuwa. Mayroon din mga Pilipinong masasad, no? Ayan. Napakaraming nangyari nung Sabado pa lamang. Grabe na eh. Wala tayong magagawa doon. Hello, Papa Cho. Hello po sa inyo. Ayan, Mina, si Ma'am Mina. Hello po sa inyo, Ma'am Mina Shita. Magandang hapon from Caloocan City, South or North, Ma'am. Ayan, from Caloocan, Ma'am Mina Shista. Ayan ha, from Caloocan South or North. Ayan, dalawa kasi ang Caloocan. Ayan, silent viewer po from Binyan, Laguna, Roxy Avergas. Maraming salamat po, ma'am. Thank you po for being a silent viewer po. Eto, habang magkikipagkwentuhan lang tayo talaga, no? Actually, gusto kong daanin to sa kwentuhang nakakatuwa eh. Gusto kong daanin to sa ganun kesa yung nai-stress kayo, di ba? Dito hindi tayo mai-stress. Siya ngayon ang nai-stress at ang pinakamaganda nito, mga kababayan ko, umiikot ang wet fox ngayon ni Tanda, mga kababayan. Baliktad na nangyayari. O ngayon, umiikot ang wet fox siya na. Di ba, mga kapatid? O, karma is digital. I told you guys, hindi talaga magpapatalo tong lola ninyo, kaya asahan niya may malaking pasabog, di ba? At ito ngayon yung pasabog na yon. Kaya yung pasabog na yan ay siguradong bibingo siya dito. Yan, Kuya Koy, pa shoutout po. Idol from Las Piñas, Kuya Atoy's TV. Kuya Atoy's, hello po sa inyo. Kuya Atoy's, magandang ano po sa inyo. Kuya Jun Castro, pati si Congressman Sandro, dinamay ni Hitad. Eto nga, may pasabog nga. Oh, lamon siya dun sa ano. Lahat ang sinabi niya, lamon. Ngayon, paano siya ngayon? Diba? Paano siya ngayon, mga bakla? Diba? Tapos siya dito. Diba? Hindi ka whitey na kitad hindi mo na ako magsuot ng glasses. Yung glasses na yung gusto ko po kasing makapag-intervention sa inyo. Kumbaga makita nyo po ako na walang salamin. Kasi mas ito mas maganda, no, mga kababayan ko. Although ito, kaka-setup ko lang ng bagong setup natin, mga kababayan ko. Napakaganda. Kayong dalawa ni JDB, happy together. Here is from Ireland, Europe, and Ma'am Santa Agarap. Maraming salamat po. Thank you very much for supporting us, ma'am, mga kababayan. Kahit na hindi kami masyado nag-uusap ni Johnny. Alam naman ako, minsan may mga sarili-sarili kami mundo ni Johnny the Bagger. Pero tinira siya ni Badong, ha? Ba't kaya ako hindi ako binanatan ni Badong, no, ma'am? Nagtataka lang ako, ha? Hindi ako binanatan ni Badong. Di man lang ako inupakan. Bakit? Buds, ano meron? Ba't di mo ako inupakan? Hindi. Kasi ganito. Iba yung principle namin ni Buds eh. So ako kasi, tsaka si Buds. Parehas kami ng pagkakadisame na susuportahan namin. Ganon. Pero, nag-away na kami yan ni Badong Aratilis. At totoo lang, sinugod ko yan sa Manila Bay. Pero di ko pinagmamalaki yun, ha? Tita Edith Villanueva, Ma'am Rhea, happy Sunday po, watching you from Tokyo. Sunday naman ngayon, magpakasaya naman tayo, mga kababayan ko. Diyos ko, ayaw nyo naman magpakasaya. Mga magiging toxic at toxic tayo dito. Puta, ragista yan. Wala nang mangyayari. Di ba, mga kababayan ko? Maging masaya tayo. Ayan. Kaya ang balita ko ngayon, maganda.
inyo. Magandang magandang tanghali muna sa lahat ng mga kababayan natin dahil good vibes ang hatid natin ngayon dito sa channel ni Biyahe ni Ko. Ang ganda po ng pag-uusapan natin sa totoo lang. Kaya wag nyong i-miss, kaya i-like nyo na yung live stream natin. Dahil alam kong mag-e-enjoy kayo at mawiwindang kayo sa mga pasyabog. Kasi verse by verse, true good vibes lang. Sunday naman eh, mga kababayan ko. Kaya magpakasaya tayo sa mga kalaban ng bayan. Kasi yung mga kalaban ng bayan na yan, dapat talaga, Carmice Digital, ika nga nila. Diba? Eto na. Kikwento ko na. Uunahin ko na to, no? Naalala nyo ba yung sinasabi ni Bukeke nung nakaraan? Mga kababayan, naalala nyo yung sinabi ni Bukeke nung nakaraan? Handa daw siyang makulong para sa taong bayan. Eh, handa ka palang makulong sa taong bayan. At handa kang lumaban para sa Pilipino. Hello po, Ma'am Barbie Kerobin. Si Tita Barbie, nandito na. Ayan. Tita Barbie, kamusta po kayo dyan sa United Kingdom? Happy life lang. Maraming salamat, Ma'am Barbie Kerobin. Ito yung mga silent viewer ko na nanonood sa atin. From mga tropa namin ni Calzada. Ayan. No, eto na. Chika ko lang. Chika boom 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 ko lang to, ha. Eto na. Akala ko ba gusto niya na magpara sa taong bayan daw, handa daw siyang makulong? Oh my gulay! Pinangangalandakan niya to sa social media at kinabiliban siya ng taong bayan. Yung mga nanonood sa kanya, mga kababayan ko, tuwang-tuwa kasi ang thinking ng mga subscribers niya, ang thinking ng mga followers niya from Facebook to YouTube, mga kababayan ko, that she is for the Filipino people. Yan ang sinasabi niya lagi sa akin. Because yung mga kababayan natin sa ibang bansa is talagang may pusong Pilipino kahit wala dito sa Pilipinas. Ang puso nila nasa taong bayan, nasa bansa natin, mga kababayan ko. Tapos ito nalaman ko mga kababayan, ha. Nalaman ko, eto na, chika boom boom boom, mga kababayan ko. Naalala nyo sinumpahan ng kaso ni Abel yan? Oo, nung kilalang fashion designer na si Abel Bahudyo. Tama. Ito na. Hinatid yung subpoena. Yung patawag. Mga kababayan ko. Kasi dito sa kanila, sa atin barangay may ganun eh. Subpoena, patawag, di ba? Barangay matter. Sa US, mga kababayan ko, walang para barangay. Korte kagad. Hinatid dun sa bahay niya. Anak ka ng teteng. 30 square meter lang ang bahay mo, dai. Meron kang isang kwarto. Meron kang isang maliit na sala. Tapos sasabihin mo, pagkalaki-laki ng bahay mo. Piling alta ka kasi, dai. Yan. O, nabubuking na ngayon yung ano mo. Sasabihin mo, hindi namin kailangan ng pera, marami kaming pera, anak ka ng teting. Isa ka pala sa tumatanggap din pala ng pension sa US. Nakikinabangan mo rin pala yung US. No? Di ka ba nahiya na tumatanggap ka ng pension sa ibang bansa? Tapos ganyan. Nalaman ko lang to, ha. Correct me if I'm wrong, pero tumatanggap siya ng pension daw dun ngayon. Mga kababayan ko. Dahil dun sa nategi niya na di umano. Ayan, nategi niya di umano na pinakasalan ni bakla. Tapos nalaman ko, mga kababayan, ito pa, nung pinadala yung subpoena dun, mga kapatid, ang nakatanggap, hindi ko na pangangalanan yung nakatanggap, no? Hinatid doon yung subpoena, sinabi, hindi ka na daw doon nakatira. That's too impossible. Kasi yung nakatanggap na hindi ko nasasabihin is relative niya. Ito, according dun sa
nakachikahan ko na isa sa mga malapit sa kanya. So from LA, tumawid ka from California, nagtatago ngayon ito. Ayan ha, nagtatago ha. So nagtago pala ang lola nyo. Ngayon, tatanungin kita, kung para ka talang, hindi ko na pangangalanan yung, hindi ko na pangangalanan yung nag-receive. Okay? Hindi ko na pangangalanan yung nag-deny. Pero, according to your friendly friend, natataranta na daw po sa GC nila itong mga supporters niya. Nataranta daw po sa GC nila. At ngayon, pinoprotektahan nila. Ngayon, ang tanong ko dito, sa mga taong tutulong dito, kung ayaw ninyong madamay, huwag niyong kakampihan yan. Promise, kapag nagtago kayo ng isang tao, o yung tao na yan, kasi wala siyang choice eh. Maharlika snob, no choice. Mga kababayan ko, kailangan niyang harapin yung kaso na sinampa sa kanya ni Abel. Totoo. Kailangan niya talaga. Kasi mga kababayan ko, yari siya dyan. For the next day, for the next month, after, maganda yan. Hindi mo kunin yan. Tignan natin kung hindi ka ma-extradite dito. Oh, kasi nagtatago na po eh. From California, ang balita ko ngayon, nasa Los Angeles. Merong isang bahay sa Los Angeles na kinukup-kup daw siya. Di umano ng kanyang kaya kung mag-vlog siya, nagba-vlog siya, makikita nyo, nasa Los Angeles yun. Ubus na ang pinagjutahan ni Bokeke. Ayun ang problema, ang hitad na yan. Diba? Totoo, mga kababayan ko. Ayan ang magiging problema sa kanya. That's the biggest problem. Palaik po ako ng livestream natin, mga kababayan ko, ha. Palaik po ako ng livestream natin. Ang nakakatakot nito, mga kababayan ko, para sa kanya. No? Kasi sinasabi niya, handa siyang, sabi niya, kahit sampahan pa nga daw siya ng kaso, sandamakmak na kaso, nung kinasuhan siya ni kapatid na Anthony Taberna. Nung sinampahan siya ng kaso ni kapatid na Anthony Taberna, ang tapang-tapang niya. Diba, mga kababayan ko, sabi niya pang gano'n, ay, ganito, bakit uuwi sa Pilipinas? O ngayon, di hinaharapin niya yung kaso sa ibang bansa. Ang nangyari, mga kababayan ko, ang ending, nagtatago po si bakla. Nagtatago! Nagtatago ngayon ito dahil wala siya ipambabayad dun sa abuga, wala siya ipambabayad. Ano, bankrupt ka na, day? Diba? Bankrupt ka? Oh. Sabi naman Barbie Garobin, those were days since 2019, my friend Calzada Rover John July and BNK. Love you all guys still here. Maraming salamat Tita Barbie Garobin. Ingat po kayo palagi diyan, ha. Ang LA nasa California. Yeah, ang LA nasa California, pero nasa California, pero hindi siya totally meron siyang pinuntahan na circle doon, no? At hindi doon sa bahay na yon. Yun ang pagkakaalam ko. Hindi ko mabanggit, kaya LA lang binabanggit ko. Sorry ha. Kaya hindi ko mabanggit, kaya LA lang binabanggit na. Meron ako mga certain na hindi ko pwede sabihin. Ha? Meron ako mga certain na hindi ko pwede sabihin. Kasi meron tayong iniingatan. No? Iniingatan na sumwak sa banga. Kaya yung mga dali-dali lang na pag-uusapan natin. So ito nga, mga kababayan ko, nag-ibang city, ayan, para mas madali, nag-ibang city itong lola nyo. At ang balita ko, mga kababayan ko, kinupkup daw ng isang subscriber. At yung subscriber na to, lalaki. Ay, maira Barbie, sabi ko na Barbie eh. Lalaki ang kumupkup ha. Lalaki. Sino kaya itong lalaki na to? Balita ko. Kinupkop ka daw nung isang subscriber mong lalaki.
Maganda nga po ang BNK, hello po sa inyo. Nalaman ko lang. Hindi pa natin ma-verify eh. Pero I think it's true. Kasi marami na nagsasabi eh. Not once, but apat na sila. Ayan na. Mukhang nangangamoy issue nga eh. Eto nga, kaya pala nagwawala rin siya pagdating sa kanyang FB kasi nagurgur. Yun pala mga kababayan ko, yung FB pala ang bread and butter niya. Yan. Karma eh. Kinarma, di ba mga kababayan ko? Pinagurgur nila yung FB, yung channel ni Ben Barubal. O ang ending mga kababayan ko, nung pinagurgur nila yung FB ni Ben Barubal, ang nangyari mga kapatid, kumakinarma siya. So ilan na nawala sa kanya? Dalawa. Eh yung kumikita yun ng ano, kumikita yun ng almost sabihin na natin, kumikita ng $5,000 or kumikita yung dalawang FB page yun ng $5,000 to $10,000 per month. Not bad na yun, malaki talaga yun. Diba? Hindi ano, kumikita talaga yun. Actually, if you can see mga kababayan ko, pag nakikita yung channel ni Hitad sa Social Blade, mga kababayan, kumikita ng dolyar yan. Napakalaki ang kinikita niya. To be honest, mga kababayan ko, kaya sobrang sama talaga ng loob niya nung nawala yun. At ito ngayon, mga kababayan, mabalik lang tayo sa usapin, no? Mabalik tayo sa usapin ng ano, ng pagdating dun sa makabayan niya. Kasi, kung ihahalin tulad ko si Bukeke kay Trillanes, si Trillanes mga kababayan ko, ito yung talaga nagpakulong kasi nilabanan niya talaga gobyerno. Because ang faith niya is para sa bayan, mga kababayan ko. Handa siyang makulong. Di ba? Binanata niya si Trillanes, di ba? Nasa US. Inupakan niya ng inupakan si Trillanes. O ngayon, mga kababayan ko, si Trillanes, nagkaroon man ng kaso, hinarap niya. Tama? Hinarap niya, nilitis siya, tapos talagang pinanindigan niya yung prinsipyo niya. Ito si Bukeke, mga kababayan ko, nagsasabi sa social media para sa taong bayan, ganito ganyan, para sa taong bayan. Ang ending mga kababayan ko, natakot mga kababayan, natakot, nagtago. Eh kung para ka pala sa taong bayan, eh di gawin mo yan, sige huwag ka magtago, diba? If you are true for the Filipino people na sinasabi mo, pinangangalandakan mo sa tao sa US, sa iba't ibang bansa, na sinasabihan mo ng mga palangga, eh ba't ka nagtatago ngayon? Hayaan mong harapin yung sumon na pinapatawag ka ng korte. Magdi-deny ka pa. Eh mismong kapitbahay mo na nga nanlaglag sa'yo na tagarong ka. Kasi alam mo kung bakit? Ultimo kapitbahay yun, nilalaglag siya sa akin eh. Totoo lang, Bukeke, yung mga Pilipinong kapitbahay mo doon, nilalaglag ka sa akin. O, sabihin ko na sa'yo, ha? Hindi ko na papangalanan kung sino. Ayaw sa'yo. Sinusuka ka ng Pilipino community sa ibang bansa, tapos sasabihin mo, napakalakas mo sa US? That's too impossible. Kaya tama yung teori ko, eh. Kayong mga DDS vlogger na malalaki na yan, gumagamit kayo ng ano, ng boot. Gumagamit kayo ng promo beta para sabihin malakas kayo, maraming nanonood. Hindi na kayo makakapagsinungaling ngayon. No, unti-unti kayo nabubukelya ng taong bayan. Di ba mga kapatid? Pare-pareha sila ni Master Tevez, Bantagadyo, Dutae, mga takot sa kaso. Correct! True, papacho! Ayaw nila lumantad. Natatakot sila ngayon. Why? Diba? Kaya kasabi ko, mas bibilib pa ako kay Trillanes. Kasi si Trillanes, mga kababayan ko, sinabi niya para siya sa taong bayan. Sinabi niya na handa siyang harapin ang kaso na ipapataw ng gobyerno ni Gloria noon para sa taong bayan. And what happened? Mga kababayan ko, si Trillanes nakulong because gusto niya, because dahil ang ano niya is para sa taong bayan. Ang ending, mga kababayan ko, itong si Hitad, para sa taong bayan, hayaw niyang harapin yung pagkakakulong. Eh, hindi ka ba nga ipakukulong eh? Totoo lang, hindi ka pa ipakukulong. Wala pang usapin dito yung kulong. Pinapatawag ka pa lang ng korte, takot ka na, ayaw mo na sumipot? Aba, matindi ah.
mga kababayan ko ah. Oh, sabihin niyo, Ma'am Tita Cherry Hidalgo, hello po sa inyo. Ayan, si Tita Cherry na minsan nakikita ko nanonood dyan doon eh. Diba? Oh, ngayon, ngayon yung marirealize mga kababayan ko, pag kung nagsisinungaling tayo, sino ngayon tong mga takot sa bayan? Diba? Noon, si Bukeke, binabatirya si Trillanes sa US. Ipagsagutan pa yan, nag-viral yun, di ba mga kababayan ko, naalala ninyo? Nag-viral yun, it's viral talaga, pinag-uusapan siya. Second, mga kababayan ko, ano nangyari? Mga kababayan ko, second, ngayon, parang tama yung sinasabi ni Trillanes, na ganun sila. Oh. Not million, $2 billion. $2 billion ang hinihingi sa kanyang danyos ng international fashion designer na ito. Walang ilalabas si Bukeke niyan. Wala siya mailalabas, eh di pasok sa Oblo. Diba? Ngayon, hinamon mo si Avel Bacudio. Ba't natatakot ka ngayon, hitad? Diba? Lumantad ka. Harapin mo. Matapang ka, 'di ba? Para ka sa taong bayan, sabi mo. Ayaw mo, ikaw ang tama, ikaw ang yung mga vlogger sa Pilipinas ang mga naninira, sinasabi mo. O ngayon, nasaan ka ngayon? Ha? Mga Kuya Ramil, talaga mabigat talaga 'yung Kuya Ramil. Takot siya, Mama Delta Gomez. Correct, takot na takot. Kitang-kita niyo naman eh. The fast days, mga kababayan ko, inobserbahan ko siya. Napansin niyo, hindi ko kinukuha yung content niya. Hindi ko kinakagat. Kasi walang issue sa bayan. Alam mo, ginagawa niya ngayon, mga kababayan ko. Yung thumbnail niya, napakabait na po, mga kababayan ko. Sobrang bait na po ng thumbnail niya. Ito! Pansinin niyo ngayon, ang bait na po ng thumbnail niya. Natawa nga ako sa mga thumbnail niya ngayon. Gusto niyo makita? Mapaita ko sa inyo. Oh. Mabait na yung thumbnail niya. Oh. Nawala. Alam mo ah, tumiklop ka talaga eh. Alam mo, maharlik ka, tiklop ka. Oh, ngayon. Putya, si Abel Bacudio lang ang nakatapat mo eh. What if pag si FL Lisa pa? Diba, mga kapatid? E di hindi siya lalo umubra. Oh. Mga kababayan ko, takot. Oh, kita mo ngayon. O February 10, 2024, mga samut-saring balita, okrayin natin. Alam mo, pag ang taon takot, kita mo sa thumbnail eh. Bahagang buntot. Kita mo, February 10, 2024, mga samut-saring balita, okrayin na natin. Eh, ba't hindi mo mabanatan si Pangulo? Hindi mo mabanatan si Lisa? Ba't hindi mo mabanatan si Abel? Takot ka, di ba? Karma, Ma'am Josephine, correct? Karma is digital. Di ba? Yan ang sinasabi ko. Mga kapat, mga kapatid. Ha? Bakbak dito, iyak later. Mga kababayan ko. Diba? Totoo, NPA na ngayon. No permanent address, mga kababayan ko. Nagtatago eh. Oh. Oh, sige. Pagbubuhulin ko kayo ngayon ni Bahong Lipunan. Bakit biglang binanatan ni Bahong Lipunan ngayon to si Hitad? Hindi lang sa ano, mga kababayan ko ha. Hindi lang sa issue nilang upakan. Hindi lang sa nagkatampuhan sila sa live, mga kababayan ko. Bakit? Mga kababayan ko, bakit si Bahong Lipunan ngayon umiiwas kay Maharlika? Nilalaglag niya na. You know what's the reason, mga kababayan ko? Alam ko rason. Kuwang-kuwa ko si Bahong Lipunan ngayon. Gusto niyong malaman? Ang ginawa ni ano? Ni Bakla? Ha? Ginawa ni Bakla? Ito, totoo to. Mga kababayan ko. Takot yang mga yan. Correct. Ha? O, ngayon. O, di ba, Bahong Lipunan, dati kinukutsa niyo si Abel? Tama ako? Kinukutsa niyo si Abel? Anong bumingo, bumingo, bumingo? Ha? Hindi ka bumingo, ulul!
Hindi ka Bumingo. Ha? Natakot kang Bumingo rin kay Abel. Kasi alam nyo, papatulan kayo at kakasuhan kayo ni Abel. Noon nilalait mo si Abel, Roy. Diba? Sa mga kwento-kwentuhan nyo, marami nalalaman na ganito. Noon eh. Ginojombag-jombag nyo. Diba? Tapos ngayon, Roy, biglang kabig ka, kakampihan mo na si Abel, tapos ilalaglag mo si Maharlika ka. Takot ka rin kasing makasuhan. Huwag kayo maniniwala doon sa pakulo ni Bahong Lipunan na sasabihin niya na, eh, ito si Maharlika, nilalaglag niya na. Si Bahong Lipunan, natakot. Kung si Abel, kinayang kasuhan si Maharlika sa ibang bansa, kaya rin ni Abel kasuhan si Bahong Lipunan kung tutuusin. Kaya itong si Bahong Lipunan, umi-exit na ngayon. Ha? Umi-exit na ngayon. Mga kababayan, umi-exit ngayon sa circle nila, Maharlika. Bakit akala mo ba si Maharlika lang ang may kaso? Well, in fact, ha, tatlo po silang may kaso. Tatandaan ninyo, dalawa dito sa Pilipinas. Pero hindi si Abel ang nagkaso. Hindi si Abel ang nagkaso. Yung isa, may kaso. May kaso rin. Yung isa rin, may kaso. Sino nagkaso? Abangan nyo sa press conference, mga kababayan ko. Diba? Saan siya sa California? Galing ako dun eh. Hehehe. She speak fera-fera lang. Totoo, Tita Barbs. Diba? Diba? Totoo. Totoo, Tita Barbie. Ngayon, the question, mga kababayan ko, ito si Bahong Lipunan. Ayan, ha? Oy, Bahong Lipunan, kamusta? Umi-exit eh. Umi-exit na ngayon to kay, ano, kay Hitad. Sa circle nila. Kasi bakit? Kinanakan na rin ito for content si, ano, si Abel Bacudyo eh. Tapos ang ending, kakampi ka ngayon kay Abel. Kasi bakit? Takot kang makasuhan. Hugas kamay! Tama! Diba? Hugas kamay. Diba? Hugas kamay kayo ngayon. Wala kayong lusot eh. So totoo lang, wala kayong lusot. Palike nga po ako ng live stream natin, mga kababayan ko, para makita ko lang yung antay sa hindi antay Marcos dito. May pumasok na okay lang yan. Walang problema dyan. Hayaan nyo silang nandiyan dyan. Para malaman nila to, no? Hugas kamay eh. Alam mo ba yun? Alam mo ba naguhugas kamay si Roy? Kasi alam mo kung bakit? Kung si Abel, kayang-kaya ni Abel kasuhan ng 2 billion dollar si Hitad. Eh paano pa pag si Bahong Lipunan? Eh di kakanain siya, yayariin din siya ni Abel. Di ba? Diyan sila natatakot. Ha? Diyan sila natatakot. O ngayon, paano ngayon 'yan? Kuya Koy, Bumingo kay Abel. Eh, natatakot din Bumingo kay Abel. Ha? Ang lalakas ng loob ng mga to. Alam mo, sun tutuusin, no? Mga palamunin lang dati ni Abel yan sa basa kondo niya. Tapos nung nagkaroon-karoon ng kita, kumita ng pera, ayan na, sinunggaban si Abel. Alam mo kung tutuusin, kung may mas masarap na kaibigan na makasama si Abel. So, totoo lang. Siya, alam mo si Abel, swerte na nga dapat ni Maharlig eh, na meron siyang kaibigan na Abel Bacudyo eh. Alam mo kung bakit? Maraming gustong dumikit niyan kay Abel, pero pili lang yung pinakikisamahan ni Abel. Diba? Because, kung hindi ka fashionated, hindi kayo magkakaintindihan. Diba? Hello po, Ma'am Richie Daroy. Totoo. Diba? Wala ka talagang presidente sa presidente namin, Marcos lang ang tawag mo. I don't care if I use Marcos Jr., no? Sa pagtawag kay Pangulo. Hindi mo pwedeng namin, presidente natin. O baka presidente lang ninyo. Kasi kung si ano nga eh, kung si Bahong Lipunan nga, di ba, mga kababayan ko, tinatawag niya si Pangulong Marcos Kuting, tapos pinaniniwalaan niya yung tatay, ano yun? Di ba? Dapat nga, doon kayo magwala eh. Alam mo, maraming mga manonood nila, ang liliit ng utak. Ito, seriously ha, ang liliit ng utak. Bakit, mga kababayan ko, hindi ba kayo nakakahalata, mga kapatid, pag nagko-content sila,
Sa atin naman, for me, mga kababayan ko, napakatataba ng utak ng mga subscribers ko, subscribers namin dito. Pero yung mga subscribers nila, na napapaniwala nila, ang liliit, gamunggo. Promise. Example, let me example, mga kababayan ko, para ngayon, let me example. Yung sinasabi ni Bahong Lipunan, naniniwala siya dun sa tatay. Ang logo tatay, tapos si Imelda pinapakita, tapos si, ano, si FEM ang pinapakita, tapos yung logo, Bagong Lipunan. Tapos ang gagawin ni Roy, ang gagawin ni Bahong Lipunan, ang gagawin ni Roy, mga kababayan ko, babanatan yung anak. Imagine that. If you are true Marcos loyalist, mga kababayan, kung mapapaisip ka, ba't mo susuportahan yun? If you are true to Marcos, susuportahan mo. Because ang ginagawa ni Marcos Jr. na anak ni Ferdinand Marcos is, mga kababayan ko, the legacy of his father. Hindi nyo nakikita? Pag hindi nakikita yun ng mga subscribers nila, puro galit ang pinapakita sa taong bayan. Mali yun. Tama? Kasi kung ikaw talaga pinapakita mo sa taong bayan ang totoong nangyayari, ang totoong pagkatao mo, nasa tama ka. Marcos loyalist ka pala nung ama, bakit aalis ka dun sa anak? Di ba? Mga kababayan ko, if you are Marcos loyalist ni Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr., hindi ka aalis dun sa anak. Kasi kayo yung bunga nung pagmamahalan ng mag-asawang Imelda Marcos at Ferdinand Marcos na buo ang loyalista at nagkaroon ng anak na Bongbong Marcos. At yung Bongbong Marcos ay naging presidente, susuportahan ngayon ng mga loyalista yung anak ng Marcos, mga kababayan. Now, bakit ka aalis sa anak ng Marcos? Naniniwala ka na may magandang magagawa dahil yun. Ang siya yun ang pinanghawakan ng mga Marcos loyalist na may makakabalik na isang Marcos. Suddenly, mga kababayan ko, ha, naniniwala kay FEM. Hindi na babalik si Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Namamahingan na yun. Okay? Real talk to, ha, sa mga subscriber ni Bahong Lipunan. Gumising kayo. Ha? Hindi na babalik si Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Patay na siya. No? He is not existing anymore sa mundo. Ang meron siyang naiwan, legacy. Yung legacy na yon, pinagyayaman nung anak niyang si Marcos Jr. Ngayon, sino susuportahan mo? Si FEM pa rin ba? Eh kahit na anong gawin ni FEM ngayon, legacy niya na lang ang naiwan. Kailangan yung successor niya ang magtutuloy. Sino magtutuloy? Yung anak. Alam mo, gamunggo mga naniniwala kay Roy eh. Sa totoo lang. Diba? Mga kababayan ko. Sa totoo lang, gamunggo naniniwala kay Roy Domingo. Hindi ako naniniwalang for the Filipino, para sa taong bayan. Anak ka ng titing, sinabi mo nga rin yan sa taong bayan nun. Diba? Mga kapatid, don't use the word pambansang ganito, pambansa. Na, wala na sa atin ngayon yun. Ang usapin dito is what is, ano ang loyalty mo? Right? Hello, Ma'am Leia Takahashi. Good afternoon. Alas 6 na dyan sa inyo. Alas 5 pala. Diba? Mga kababayan ko, puro sama ng loob ang gagawin ninyo. Puro sama ng loob. Diba? O ngayon, mga kababayan ko, tatanungin ko kayo. Kung kayo naniniwala dyan kay Roy because ang alam niyo sa sarili niyo, Marcos loyalist kayo. Eh bakit iniwanan niyo yung anak? Diba? Ang kakapal naman ng mga mukha niyo, tawagin yung mga sarili yung mga Kalois. Tama na yun. Hindi kayo Marcos loyalist. Hindi kayo loyalist. Kalois lang kayo. Kalois, loyalist ang tawag sa inyo. Ano, loyalista kay Bahong Lipunan. 'Di ba? Tama ba ako, mga kababayan ko? Oh. Correct me if I'm wrong, umiiwas din ngayon 'yan. 'Di ba? Umiiwas din ngayon 'yan.
umiiwas din ngayon yan, mga kababayan ko. Dahil alam niya kung kaya ni Abel kasuhan si Boqueque sa US, kaya rin siya sa Canada. Bumingo daw siya sa analysis niyang ganito, ganito, ganyan. Pero balikan niyo yung mga unang vlog niyan. Inuupakan din yan si Abel Bacudyo. What the heck, Kalois? Thank you very much for super chat, Mama Tita, Mama Leia Takahashi. Thank you po. Kalois, ha? Kung talaga yung mga yan, kung talaga yung mga yan ay for the Filipino people at sila ay para sa taong bayan, mga kababayan ko, gagawin nila yan. Gagawin nila na ano, itama yung mga mali nila. Well, I challenge Roy Domingo, aka Bahong Lipunan. Yun, salamat, Boss Chancellor, for your super chat. Ayan. Ayan, thank you very much for super chat, Boss Chancellor Galiza. Bumingo kaya baka bumigay. Diba? If they are true for the Filipino people, talaga, mga kapatid, no? Kung talagang para sa taong bayan sila, I challenge you, Roy Domingo, aka Bagong Lipunan, no? Na-challenge kita. Maganda yung ginagawa mo ngayon. 'Di ba? Laglag mo nga lahat ng ginawa ni Hitad. Hindi kita babanatan dito. Sige, laglag mo. Total naman, andiyan ka na sa point na yan eh. Binire-recover mo na yung pangalan mo. Binabangon mo na yung identity mo. Eh, susulitin na natin. Tignan na natin hanggang saan ka. Di ba? Alam mo, umi-exit ka na lang din kay Maharlika ka dahil alam mong kakinasuhan ng kinasuhan, binakbakan ng kaso yan. Ngayon, ituloy mo yan. Di ba? Tuloy mo na yung pag-exit mo. Para masaya. Di ba? Oh, eto pa. Claire, ano? Takot ka kay Abel? Ayaw mong sagutin yung sumo ni Abel sa'yo? Di ba? Matapang ka eh. Kung mura-murahin mo sila, kung murahin mo si Pangulo, kung murahin mo si Marcos Jr., kung wasakin mo ang pangalan ni Lisa, kung wasakin mo ang pangalan ng mga ASEC, USEC, di ba? Tirahin mo ng tirahin yung mga yun, upaka mo din sa social media, anak ka ng teting, pare-parehas kayo ni Pebbles Kunanan, ang tatapang ninyo. Di ba? O ngayon, sinasampang kayo ng kaso, tumitiklop kayo ngayon, ang lalakas ng mga loob ninyo eh. Alam mo, hindi porke nasa ibang bansa kayong ganyan, matatapang kayo. Diba? Matatapang tong mga to. O ngayon, asan ang tapang nila ngayon? No? Yung pretending na para sa taong bayan na pinagmamalaki ng mga Hitadians. O, ba't nagtatago? Ayaw harapin yung kaso. Maraming salamat to Ma'am Mira Lazado Torre. I will support always PBBM. No? Diba, mga kababayan ko? See what happened? Ganyan. Ganyan sila. Kapal eh. Kakapal. No one's above the law. Correct. Ako lang naman, actually, hindi pa naman to totally makukulong. Ano, ito lang, speculation ko ha. Explain ko sa inyo, paliwanag ko. Hindi pa siya totally makukulong eh. Kasi yung sumon, mga kababayan ko, patawag yun ng korte, pag-aharapin kayo. Mga kababayan ko. It takes a year's battle. Pero, once na to si Hitad, hindi tinanggap yung sumon ng korte sa kanya. Tandaan nyo. Shoutout, Ma'am Maite Baisa. Tandaan nyo ito, sasabihin ko sa inyo. Lalabas na siyang fugitive. Nagtatago. Eh kung dito pa lang eh, hindi niya na maharap-harap yung kaso.
Eh kung dito pa lang, mga kababayan ko, kaya niya nang harapin si Abel. Eh what if pa kaya? Diba? What if pa kaya kapag nagkaharap na sila? Wala pala. Bahag pala buntot ni Maharlika. Hindi pala matapang yan. Diba? Oh, defend himself and fairly on her own story. Correct. Kasi wala talagang lusot si ano eh. Wala talagang lusot si ano eh. Si Maharlika eh. To be honest, sa lahat na nakikita ko, defamation, dalawang klase kasi yan. Isang defamation, verbal. Yung isa naman, libel cases, written. Sa US, ha? So, nabibilang yung sinabi niya doon. Alam mo yung second live niya pa about Abel Bacudyo, mga kapatid? Dinali rin siya noon. Kaya patong-patong talaga na kaso haharapin niya. Antibay, mga kababayan ko, ng laban ni Abel. Kaya may swak na swak talaga at may kalalagyan to si Hitad. Antayin lang natin. Inaantay ko na lang ngayon, mga kababayan ko, ha? Inaantay ko na lang ngayon na magharap sila. Di ba? Mga kababayan ko. Ang ending eh, yan ang problema. Hindi lahat ang tao, alam mo, ha? Ako lang. May tapang din naman ako. Sa totoo lang, may tapang din naman ako. Pero hindi ko ginagamit sa paninirang puri ng tao. Pero tingnan niyo, mga kababayan ko, no. Ako rin naman nagmumura din naman ako eh. Nagmumura ako, aminado ako doon. Pero anak ng titing, hindi naman ako nagmumura sa taong wala namang kinalaman sa issue, 'di ba? Unlike dito sa content ni Hitad, mga kababayan ko, 'di ba? Kung ano-ano na lang maibanat niya, kung ano-ano na lang mga tira niya, kung ano-ano na lang ganito. 'Di ba? Kana siya ng kana, upak siya ng upak, banat siya ng banat. Kung mapapansin ninyo. Pero, mga kababayan ko, parang ang dating kasi ito, tira pasok palagi. 'Di ba? Personalan na below the belt. Ayan ang masasabi ngayon ng mga subscribers niya. Alam mo, sa totoo lang, yung ibang kapitbahay niya nga doon eh. So, kausap ko kasi binsan yung iba doon. Ayoko na magsalita, but may mga friendship tayo doon. Kinikwento yung mga yan. Ayoko lang kasi nakakaawa eh. Pero may isang tao na tinatakwil na siya. Yun na lang. Tinatakwil na siya. Mga kababayan, tinatakwil na talaga siya. Biruin mo, hindi ko ma-imagine yun, no? Ang lapit sa buhay mo ng tao na yun, pero anak ka ng titing, tinatakwil ka na. Diba? Tinatakwil ka na. Ayan ang pinakamahirap. Mga kapatid, yung tinatakwil ka na ng tao. No? Ang hirap kasi nito, para lamang sa pera. Alam mo, marami pang para lang sa pera. Madami pang ilalabas yan si Roy eh, to be honest. Marami pang ilalabas yan si Roy. Hindi lang isa ilalabas niya, napakarami pang ilalabas niya, kaya abangan natin. Abang-abangan niyo pa, may mga ilalabas pa yan si Roy na bago niya. Hayaan ko lang kayo magrambulan ngayon. Hayaan ko lang kayo. Itignan ko lang kayo magrambulan ngayon. No? Kaya ako, imbis na hindi ako magko-content ngayon, anak ka ng titing, nalaman ko talaga, tawa ako ng tawa. Tawa ako ng tawa na ano. Kasi hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa inyo yung tinutuluyan niya ngayon. Mga kapatid, hindi ko kasi alam kung paano sasabihin sa inyo. Malaking tao kasi itong... Ang hirap magkape sa umaga pag ganun, mga kababayan. Ayan na, manonood na lang kuya yung tusukin ng popcorn. Inaantay ko lang siyang matusok-tusok eh. Tapos ito pa, balita ko na rin sa inyo, no? Ayan na, pinakawalang kwentang tao si Hitad, backstabber. Correct!
Mamaiti ba isa. Backstabber yan. Biro inyo, sinaksak niya patalikod si PBBM. Can you imagine that? Pagkatapos siyang pagkatiwalaan, bigyan siya ng magandang content. So, totoo siya eh. Totoo lang naman. Totoo lang, no? Totoo lang. Totoo naman sinabi no na, sinasabi naman ni Mami Ping na, no? Malaki ang utang na loob ng mga vlogger kay Pangulong Bongbong Marcos. Ako matagal ko nang sinabi sa inyo yan. At arap-arapan sinasabi ko sa taong bayan yan. Kahit noon pa, mga kababayan ko. Noon dati sa Manila Bay ako nagko-content. Alam nyo yan. Diba? Pero simula nung kampanya, unti-unti tayo, ano? Unti-unti tayo nag-transform. Because of PBBM, sinundan natin yung track niya. No? Ang ginawa, para naman sa akin, give and take tayo. No? Tinulungan ka namin na mailabas natin yung inyong mensahe at tinulungan mo kami using content na iangat din ang buhay namin. So, ibig sabihin nito, double jeopardy, mga kababayan ko. Diba? Nawalan, masasabi na natin na dati, mahirap lang tayo. Ngayon, mga kababayan ko, masasabi natin sa sarili natin, nasa middle class tayo. Umangat. Ibig sabihin nun, nakatulong tayo sa ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos din na mawala tayo dun sa puwersa ng kahirapan. Ngayon, maging instrumento naman tayo para umahon naman yung iba. Diba? Ngayon yung sinasabi ko dun. Ayan ha, malapit lang ako sa work kung saan yung address niya sa... Uy! Huwag ka nang... Ano ba yun? Orion! Orion, si Orion ba to? Wala sa Beverly Hills, Wilster. Ang ingay ng mga to. Matagal na akong banas dyan, sabi ni Orion. Ni Orion. Totoo, sir. Kasi sabi ko ngayon, ang dami nagchichika sa akin kapitbahay niya dyan. So, pikon na pikon sila because ngayon mga kababayan ko, maraming ano, pagdating sa Pilipino community kasi, maraming nahahati yung iba. Yung iba hindi na pumupunta sa mga gathering because may sariling gathering daw na gagawin daw si Maharlika. Mga kababayan ko, ganun yung mga ano, nasa work ako na we. Sige sir, chika mo sa akin na Sir Orion. Ayan, nurse ako dito. Ayan si Sir Orion. Hello sir, nagka-jacket sir. Ito nga, natawa ako doon. No? Natawa ako sa Chiga. No? Minsan napipig ko. Meron daw ganito kasi. Kwento ko na nga. Ito yung sabi sa akin, naalala ko. Sabi nga noon, yung mga Pilipino community daw doon, nung kasagsagan niya daw na kakabanat kay Pangulo at nung kampanya, kasagsagan niya, nagkaroon ng mga Pilipino gathering yung mga ano, mga Pilipino sa US. Ang ending, yung iba, ayaw na makisada sa Pilipino gathering. Kasi itong nga si Hitad na to, gumawa ng sarili niyang Filipino gathering. Isa pa yan naging problema doon na sa US, ha, balita ko. Naging problema doon. Hindi na umattend doon sa main ng government, umattend doon sa pa-party niya, mga kababayan ko. Ganun kagarapal siya doon. Doon ko din nalaman nung kampanya 'yon. Doon ko rin nalaman sa mga tao na yon nung kampanya, nagbebenta ng leggings yan. Naalala niyo yung leggings? Naalala ko yun eh, tapos pinost niya doon sa ano namin, sa GC. Naalala ko nun nung campaign, kaya pala mga kababayan ko, nagbenta ng leggings. Pinagkakitahan niyan si Pangulong Bongbong Marcos, tapos sasabihin niya sa M&M. Kaya hindi ako naniniwala yun sa M&M, mga kababayan ko. Sabi niya, hindi, ito sa M&M, ito, namigay ako, mas marami pang Marcos. Ayan, shoutout kay Rui Aiko. Ayan, ha. Muntik na ako napasama sa party niyan, eh, sa Long Beach. Ayan, ayan, o, di ba? Sir Orion, di ba sabay yun sa Pilipino, di ba ako magkakamali, Sir Orion, sabay yun sa Pilipino community saka sa Long Beach? Muntik na akong bumili ng jacket. Alin sir, yung BBM Sara na kulay red and green, yung tag yung pinamimigay namin dito na tag 250. Tapos bebentahan kayo diyan ng halagang $100. Yung leggings nga lang nagulat ako eh. Binenta niya almost $40, $45 ang isa leggings.
na binili niya sa Divisoria, binenta sa US ng pagkalaki-laki. Ay, Holiday Inn. O, yan, di ba? O, tama. O, di ba? See? Holiday Inn. O, tama nga. Sinabayan niya nga kasi yun eh. Para mahati nga yung Filipino community sa Long Beach at ano, yung BBM Sara, mura lang yun, sir. Ang maniwala ka, ang mahal yung binili natin kay, binili, yung kay Abel. 4 piraso lang, pas pagmamalaki niya na nagbenta daw siya ng jacket ni Abel Bacudio sa US. Puta ragis, 4 piraso lang yung binigay sa'yo. 4 piraso lang. Sa, pati sa motorcade, oh. 4 piraso lang ang binigay kay, ano, kay Maharlika. Tapos the rest ng binenta ni Maharlika, yung red and green. Red and green na pinamigay natin nun sa mga kababayan natin, pero si Hitad binibenta sa US. Ito, suot ko yung hoodie, di ba? Totoo, mga kababayan ko. Ito, sabi ko nga sa'yo, di ba? Ayan, ang dami na nagsasabing mga kababayan natin, no? Di tama ako ng ano, di ba? Nang hindi prediction yun. Kwento sa akin yun. Pinagsabayan niya yung sa Long Beach tsaka yung sa Holiday Inn. Tayo na, siningil ako, $90. OMG! Eno, ang dami na nagre-reklamo. Tambak na. Diba? Siningil ako, $90. Ang laki rin yan, ha? 4-5, if I'm not mistaken. $90. Magkano $90 ngayon? Hindi natin masabi. Kasi last year pa din. What the? 4 lang. Yeah, 4 lang ang kinuha niya kay Abel. Totoo. Ay, hindi ako nag-ano. Ay, promise. 4 na jacket lang ng Abel Bacudio ang kinuha niya. Dalawa pa doon. Binili niya. 4 lang. Loyalist ako. Solid ako. Pinanonood ko yan dati. Di ba? Kasi nasa ibang bansa. Mga kababayan ko. Tapos ang matindi pa nito, mga kababayan ko, kwento ko lang ha, para malaman ninyo. Kasi ngayon lang nakakaabot sa amin to eh. Ne, $45 is not, ano eh, $55 to $45, not ano, not, I think, magkano ba $45? Dollar to peso, teka lang ha. Dollar to peso. Magkano ba $45? 45. Hindi sabihin natin 55. Sabihin natin 60. Sabihin natin 70. Sabihin natin 65. Ayan. Yung 65, ito. Ayan, $65. Ayan, $65. Yung $65, mga kababayan ko, binibenta niya ng ano yan, binibenta niya yung katulad ng leg, you know, yung leggings. Ang tindi, mga kababayan ko, kaya ganun kagarapal kumita yan noon. Tapos isusumbat niya kay Pangulong Bongbong Marcos, mumura-murahin niya na sasabihin niya na ngayon. Ito, mas marami namigay ka pa ng namigay siya ng M&M. My God, wala pa nga sa kinita mo. Halos suluhin mo yung buong US. Di ba? Halos ipagurgur, magpagurgur ka dyan, magpaano ka dyan, para lang, alam mo, pinakinabangan mo talaga si Pangulong Marcos noon pa. Yan ang totoo doon. Di ba? Kaya yung mga naniniwala dyan ng mga, ano, ng mga supporter daw, di umano, natatawa na lang talaga ako, mga kababayan ko eh. Totoo. Natatawa na lang talaga ako. Kung hindi totoo yung gumamit ng drug si Marcos, magpa-drug test siya para matapos na ang usapin sa... Alam mo, sa totoo lang, matagal na nagpa-drug test si Pangulo eh. Ang tanong ko dito, magpa-drug test muna si Digong. Yun ang problema. Eh, siya naman naghamon eh. Di ba? Eh, total naman, pag-usapan natin to. Oh, bago tayo tumuli ulit doon, pinutuputulin ko muna. May nagtatanong dito, sabi ni Jake. Magpa-drug test daw si Marcos. Ganito ang laban dyan, kapatid. Okay, makinig ka. Noong naghamon si Digong at nagparatang na may nangangampanya o merong isang kandidato na gumagamit, ang pinunto nila si Marcos. Tama ako? Nagpa-drug test si Pangulo. Negative. Ngayon, pinaratangan ni Pangulong Bongbong Marcos itong si Duterte na gumagamit ng fentanyl, na doctors prescribed nga daw, sabi ni Maharlika. Bakit hindi siya magpa-drug test? Because until now, he's using fentanyl. Fentanylic ex-president yan eh. Diba? Ngayon, ba't hindi siya magpa-drug test?
Ano sasabi niya, sabay pa sila? Sinasaywar niya lang si Pangulong Marcos eh. Taktay, kung ikaw talaga hindi ka gumagamit ng gamot na yan at matagal mo ng tinigil at walang side effects sa'yo yan, tandaan yung sinabi ko, bakit hindi ka umarap? Bakit hindi ka magpa-drug test? Labas mo, may drug test ka para tapos ang laban. Di ba? Tapos. Ganun. Kung ano pinaratang sa'yo, patunayan mo na hindi ka ganun. Right? Oh, balik tayo dun sa kaso ni Maharlika. Kung nakita ko silang dalawa ni Glenn Chong dito sa pinagsasampal ko. sinusukan na nga ng taong bayan yan eh. Sa totoo lang, sinusukan na ng taong bayan yan. Nako, Diyos ko po, the Filipino is so very tired sa kanila, mga kababayan ko. Sobrang stress na ng taong bayan sa kanila. Ayaw na silang pakisamahan, to be honest. Ayaw na silang pakinabangan. Ayaw na sa pakisamahan ng pakisamahan niya sa US ang balita ko. Well, kasalanan naman talaga nila. Kung bakit? Hindi naman natin kasalanan yon. Okay? Anyway, mga kababayan ko, gusto ko lang po sabihin sa inyo, mga kapatid, nga pala, ito, mabalita ko na rin, teka lang. Nga pala mga kapatid, baka mayroon pa sa inyong gustong ano. Sabay ko na rin dito, mga kapatid. Meron pa akong Abel Bacudio jacket ha. Ang size nito is 2. Ang size nito is extra small, XS. Pero napakalaki. Parang small. Yung extra small dito, Filipino brand, Filipino size. Pasok to sa small na Filipino size. Baka gusto nyo pa po, last 5, bibigay ko na lang siya sa inyo ng promo. Bibigay ko na lang ng promo na 2,500. Ako nasasagot nung 500. No? Sa mga gusto pa po bumili ng extra small na Abel Bacudio, Ayan. Ayan, si Ma'am Leia Takahashi. Ma'am, PM mo ako. Ayan. PM nyo po ako sa... Saan nyo po ako i-PPM, mga kababayan ko? Sa Biyahe ni Koy. Dito po sa Facebook. O kaya... So, sa BNK TV. Ayan, PM nyo po ako dyan. May Abel Bacudio jacket pa po tayo. Ang size is extra small. Pero, pag Filipino size po, small siya. Ayan. Extra small kasi, American size. So, small sa atin yan. Okay? Meron pa po. Shoutout kay The Warrior. Ayan. Anyway, live po ako mamayang alas 10 ng gabi. Kasi may gagawin lang po ako. Kaya medyo malilate ako ng uwi. Mga kababayan ko. Uy guys, may sumagot si Orion. Si Uria. Ayan si Orion. Ayan ha. Mga kababayan ko, PM nyo lang ako doon. Okay? Mga kapatid, ito talaga legit. Because I support Abel Bacudio. Nga pala ha. Thank you very much mga kababayan ko. Maraming salamat sa inyo, no? Yung gusto ko pong malaman ninyo, hindi po sa amin mapupunta yung kikitain itong ano. Itong mga jacket na to. Okay? Hindi. Sa March, I think pupunta kami ng Baguio nila Avel with the JDV and Mami Feng. Pupunta kami ng Baguio. Tapos, yung perang kikitain niyan doon namin ibibigay sa orphanage ng mga bulag. Yan, mga batang ifugaw na hindi na nakakita. Para doon yan. Hindi para sa amin yan. Ha? Mga kababayan ko, kaya maraming salamat. Kita mo, napakabait ni Abel Bacudio. Nagbenta kami ng jacket because gusto namin makatulong. Okay? Maraming salamat po. Thank you na Tita Lily Ragasa. And PM nyo po ako sa Biyahe ni Koy TV. Follow nyo po ako sa aking FB. Follow nyo po ako sa aking FB page, no? Sa Biyahe ni Koy TV. Ayan, mga kababayan ko. Ayan. At huwag nyo pong kakalimutan din, mga kababayan ko, na... Ayan, mga kababayan.
Oh, mga kababayan ko, kaya napakaganda po nito. Kaya maraming maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. Magpapaalam na po ako. Kita-kita tayo mamaya, mga kababayan ko. Alright, mga kapatid, see you later, mga kababayan. Bye. Bye-bye po. Ingat po palagi. Kita-kita tayo mamaya. Alas gis.